Hello, at welcome sa Jack Tagalog Recap. Ako nga pala si Jack, ang inyong lingkod. Ngayon ating i-recap ang blockbuster hits noong 14 na may pamagat na Dracula Untold. So kung magustuhan mo itong video, comment, like at subscribe naman dyan. So, wala nang paligoy-ligoy pa. Sit back, relax, at enjoy mo na lang ang palabas. Si Dracula ay kilala bilang hari ng mga vampira. Pero bago pa siya naging vampira, mas kilala siya sa tawag na Vlad the Impaler, o Son of the Dragon dahil sa pagiging brutal niya sa pagpatay. Si Dracula ay pinanganak sa Romania at sa edad na 10, ginawa na siyang sundalo ng Sultan's Elite Janissary Corps. Sumasama siya sa pagsakop sa mga syudad at walang awa niyang pinapatay ang mga kalaban. Ilang taon ang lumipas, bumalik si Vlad sa Romania. Nagkaroon siya ng asawa at mga anak, at naging hari din. Dahil pagod na siya sa digmaan, humingi siya ng pabor sa Sultan ng Ottoman Empire na si Med, na titigil na muna siya sa pananakop. Ngunit isang araw habang sila ay naglalakbay kasama ang mga tauhan, nakatagpo sila ng helmet sa kanilang border. Kaya naisip niya agad na marahil isa na naman itong planong paglusob ng mga kalaban. Pagkatapos ay nagpasya siyang pumunta sa bundok kasama ang mga tauhan. Suspetya niya na mayroong nagtatagong mga kalaban sa lugar. Pumasok siya sa loob ng kuweba at talagang napakadilim dito. Napansin niya ang ilang mga baluti na nababalot ng dugo, at pati rin mga durog na buto. Habang nagtataka siya sa natagpuan, napansin niya ang kakaibang silueta sa dilim at biglang inatake ang kanyang mga tauhan. Kinuha niya ang kanyang espada bilang proteksyon bago ito tumakbo palayo. Akala niya ito na ang katapusan niya, pero ang misteryosong halimaw ay takot pala sa sinag ng araw. Sa wakas ay nakatakas na nga si Vlad pero nag-iwan naman ito ng matinding takot sa kanyang puso, iniisip kung anong klaseng nilalang ba yung nakita niya. Dalawang araw ang lumipas habang siya ay nasa kanyang kastilyo, ikanwento ng pari sa kanya ang patungkol sa lumang alamat. Libong taon na ang nakalipas, isang lalaki ang nakipagkasundo sa demonyo para magkamit ng walang hanggang buhay. Tinupad naman ng demonyo ang kahilingan ng lalaki at nagkamit nga ito ng kapangyarihan at immortalidad. Sa madaling salita, ang lalaki ay naging isang ganap na vampira, at natrap ito sa loob ng kuweba at lumalabas lang sa kadiliman ng gabi. Pero walang pakialam si Vlad sa kwentong ito dahil mas nag-alala siya sa posibleng paglusob ng mga kalaban sa kanilang kaharian. Bilang hari ng maliit na kaharian, si Vlad ay kailangan magbayad ng annual protection fee sa Sultan ng Ottoman Empire. Pero sa taong ito, sinabi ng mensahero na humihingi ng 1,000 lalaki ang Sultan para gawing Praetorian Guard. Pero hindi pumayag si Vlad dahil batid niya ang sasapitin ng mga ito dahil dinanas niya din maging Praetorian Guard noon. Kaya naman kusang nakipagkita si Vlad sa Sultan para makiusap. Pero sa kasamaang palad hindi pumayag ang Sultan na si Med, sa halip, sinabi niya pa na isama pati ang anak niya. Wala nang choice si Vlad kundi pumayag alang-alang sa kanyang nasasakupan. Pero nang ibibigay niya na sana ang kanyang anak, sinimulan siyang hamakin ng mga sundalo. Ang kanilang panunukso ay nagpagalit ng husto kay Vlad. Kinutsa siya ng sundalo pati na rin ang asawa niyang si Mirana. Kaya ngayon buo na ang desisyon niya na hindi niya ibibigay ang kanyang anak at pagkatapos pinatay niya ang mga lokong sundalo ng Turks. Batid niya na magdudulot ito ng matinding konsekwensya kaya isa lang ang paraan para labanan ang hukbo ni Med, nagtungo siyang muli sa kuweba at humingi ng tulong sa vampira na si Caligula. Sinabi ng vampira na si Vlad ang taong hinihintay niya. Pinatagas niya ang kanyang dugo sa lalagyan at sinabi kay Vlad na inumin niya ito kung nais niyang magkamit ng kapangyarihan. Pero kapalit nito ay mauhaw siya ng husto sa dugo ng tao. Walang pag-aatubiling ininom ni Vlad ang dugo ng vampira. Nagsimulang mahilo si Vlad at napahandusay. Nang magising siya, ramdam niya ang kapangyarihan na bumabalat sa katawan niya. Nagkaroon din siya ng matinding lakas na kahit ang bato ay nadudurog, at ang mga sugat sa kanyang kamay ay mabilis na gumagaling. Hindi lang yan, naririnig niya rin at nakikita ang mga hayop mula sa malayong distansya. Bigla siyang nakarinig ng pagsabog ng kanyon kaya nagmadali siyang tumakbo patungong kastilyo. Ilang sandali lang, nagbagong anyo siya sa di mabilang na paniki. Sa mga puntong ito, si Vlad ay tila ba isang demonyo na nanggaling sa impyerno. Mag-isa niyang hinarap ang mga sundalo at madali niya lang inubos ang buong hukbo na ipinadala ni Med, at para masigurado ang kaligtasan ng kanyang mga mamamayan, pinalikas niya ito sa monasteryo sa tuktok ng bundok.
Kalaunan, gustong makipagbombahan ng asawa niya pero si Vlad ay nakaramdam ng matinding pagkauhaw sa dugo, mabuti na lang nagawa niya itong pigilan. Kinaumagahan, nakaramdam ng matinding init sa katawan si Vlad. Tinanong siya ng kanyang asawa kung anong nangyayari sa kanya kaya binuksan ni Vlad ang tent at ipinakita sa asawa ang nalulusaw niyang katawan. Dito niya na inihayag na nakipagkasundo siya sa vampira upang protektahan ang kanyang nasasakupan. Dahil dito, nagsinungaling si Mirana na may pinakakaabalahan ang kanyang asawa kaya lagi itong wala sa araw. Kalaunan, nakarating na nga silang lahat sa monasteryo. Ngunit isang araw habang naglalakad si Vlad, takot siyang maglakad sa sinag ng araw at napansin siya ng isa sa mga pari kaya suspetya niya na marahil si Vlad ay isang vampira. Pinuntahan niya si Vlad dala ang espada. Pagkatapos hiniwan niya ang tent at dito nga niya napatunayan na si Vlad ay vampira nang unti-unting matunaw ang mukha nito sa araw. Tumakbo siya sa labas at ang bawat isa ay nagdala ng sulo. Sa kabila ng pagmamakaawa ni Mirana, sinunog ng mga sundalo ang tent. Sumigaw si Vlad ng sobrang pagdadalamhati. Mabuti na lang, isang makapal na usok ang pansamantalang tumakip sa araw at sa wakas nakalabas na si Vlad sa tent ng ligtas. Hindi niya matanggap na ang mga taong pinagtatanggol niya ang papatay pa sa kanya. Lumapit si Mirana para pakalmahin siya. Sinabi ni Mirana na natakot lang ang mga tao kaya nagawa nila ito. Ang mas mahalaga ngayon ay kung papaano nila haharapin ang hukbo ni Med. Kumalat na rin ang balita hanggang kay Med na si Vlad ay isang halimaw. Kaya inutos ni Med sa bawat sundalo na takpan ang kanilang mata para maalis ang kanilang takot at pinagmarcha ang 100,000 hukbo. Samantala, lubos na nag-aalala si Vlad dahil napansin niya ang maraming hukbo na papalapit at malapit ng magbukang liwayway. Malaking dehado ito para kay Vlad dahil nagagamit niya lang ang kapangyarihan sa kadiliman. Napansin niya ang isang paniki at nagkaroon siya dito ng ideya. Agad siyang nagtungo sa tuktok ng tore at tinaas ang kanyang kamay. Inuutusan niya lahat ng paniki at sa ilang sandali lang, isang di mabilang na paniki ang bumalot sa alapaap. Para sa kapakanan ng kanyang mamamayan, tinaas niya ang kamay at sinunod ng mga paniki ang kanyang utos. Inatake nito ang libo-libong hukbo na parang isang malakas na alon. Muling tinaas ni Vlad ang kamay niya sabay sinuntok ang lapag at isang matinding hagupit ng mga paniki ang tumama sa mga Turkish Army. Sa pagkakataong ito, napansin niya si Med at agad niya itong pinuntahan para hulihin. Pero nang papatayin niya na si Med, napansin niya agad na isa pala itong impostor. Napagtanto niya rin na naisahan siya ni Med, agad siyang bumalik sa monasteryo bago magbukang liwayway. Pero sa mga puntong ito, nasa panganib ang buhay ni Mirana. Sa kasamaang palad huli na ang lahat ng mahulog si Mirana bago pa siya masagip ni Vlad. Ginamit niya ang buong bilis para mahabol ang asawa pero dahil sa pagsikat ng araw ay nagpahina ito ng husto sa kanyang kapangyarihan. At tulad ng inaasahan, bigo siyang mailigtas ang asawa na agaran nitong ikinamatay. Sa kanyang huling hininga, sinabi niya kay Vlad na sipsipin ang dugo niya upang magbigay pa ito sa kanya ng matinding lakas at upang maging isa na rin siyang ganap na vampira. Ginawa nga ito ni Vlad at ito yung mga sandali na siya ay tinawag bilang Dracula. At ang tanging nasa isip niya lang ngayon ay paghihigante. Kinagat niya ang kanyang pulso para ipainom ang dugo sa kanyang mga sundalo. Sa parehong sandali, napansin ng general ang kakaibang bagay kung saan natakpan ng husto ang araw ng isang makapal na ulap na may kasamang malakas na kidlat. Oo, si Dracula nga ito. Sumugod siya laban sa hukbo ni Med, kasama ni Dracula ang kanyang hukbo ng mga vampira. Walang binatbat ang mga sundalo ni Med laban sa vampira at madali lang silang lahat naubos. Agad nagtungo si Dracula sa tent ni Med, pero lingid sa kaalaman niya na pinaghandaan na pala siya ni Med, naglagay siya ng mga silver coins at nagsuot din ng makinang na baluti. Dahil batid niya nakahinaan ng mga vampira ang liwanag. Gayunpaman hindi nagpatinag si Dracula dito. Kinuha niya ang kanyang espada para iligtas ang anak. Isang matinding labanan ang nangyari sa pagitan ni Dracula at ng sultan na si Med, gayunpaman dahil sa nanghihina si Dracula, madali lang siyang pinatumba ni Med. Sinamantala ni Med ang pagkakataon at kumuha siya ng bakal sabay sinaksak ang puso ni Dracula. Ginawa lahat ni Dracula ang makakaya niya pero unti-unting nalulusaw ang kanyang baluti dahil sa liwanag. Nang makita niya ang kaawa-awang anak, biglang nag-anyong paniki si Dracula at sa pagkakataong ito ay tuluyan niyang sinaksak si Med sa puso. Paglabas nila, sinalubong siya ng mga kapwa niya vampira kung saan uhaw na uhaw sila sa dugo ng kanyang anak. Nang atikihin ng isa sa mga vampira ang kanyang anak ay bigla niya itong pinatay. Ngunit ang ibang vampira ay papalapit na sa kanila. Mabuti na lang dumating ang pari dala ang isang cross.
Sa mga puntong ito gumawa ng agarang desisyon si Dracula. Binigay niya ang kanyang anak sa pari sabay sinabi sa asawa na ligtas na ang kanilang anak. Kalaunan, nahawi na ang ulap at lumitaw muli ang araw. Lahat ng mga bampira ay nalusaw sa liwanag. At ang hari na may pagmamahal sa kanyang mamamayan, ang matapat na asawa, at dakilang ama sa kanyang anak, sa mga sandaling ito ay wala siyang pinagsisisihan. Sa huling eksena, ang tapat niyang tauhan ay niligtas ang kanyang buhay. Maraming taon ang nakalipas, si Dracula ay patuloy na namumuhay. Napansin niya ang babae na kahawig ni Mirina. Tila ba mayroong silang pakiramdam na hindi nila maintindihan sa isa't isa. At dito na po nagtatapos ang ating kwento.